mga kaibigan ng ating game number 2-1-0 lead in favor of Execration Blue Side. Ang Execration Red, Red Side naman ang Signal Ultra. Chujin dito para sa kanyang Claude Hades naman for the Link. Imba DJ sa kanyang Luhi, Rhea for the show. Blank naman sa Hylos. Ito naman sa ating blue side, yun ang Execration Chakno with this Kufra. Sa gitna naman for the Tams, Hate with the Hellcurt, Benny Kitty for the Lancelot, and Etomax for a Farsa. Nako, tignan natin dito. Mukhang Hate naman yung magbo-bottom lane. Samantalang Benny Cutie naman ngayon yung hawak ng mid lane. So maganda nga to para sa mga ano, sa mga players talagang sobrang ano nila, no, flexible. Kahit saan mo silang linya pagpuestuin, eh, talaga namang kakayanin at kakayanin nila. Pero nako po, mukhang yung top lane natin, barilan lang. Baril. Ay, naka ano pala siya, Bounty Hunter, bes? Si Chujin dito. Oh, ay, naka Bounty Hunter. So, ikot din ang ikot if ever. Pero kita natin si Etomax ngayon. Uy. Siya na ang mage support. Medyo na pa sobra. Ang pinilit mas tan, mga kaibigan. It's going to be a first blood here. Oh, may minion! May minion! Dali, hindi. Bumalik ang buhay. Bumalik ang buhay. Pero wag lang. Padadali kasi doon si Hades or the Ling of Signal Ultra. Kasi silang naka Bounty Hunter. Yung dalawang linya dito, yung kailangan bantayan ng Execration, mapa mid lane, mapa top lane. Kasi yung bottom lane, kaya naman na ni ano yun eh, ng isang Hellcurt yun. Kasi nga, show lang naman yun. Pero eto na nga mga kaibigan mo kan Chakno, nasasaktan dun sa damage na kayang ibigay sa bantalang. Eto mak dito, High Ground J! High Ground J, tapos hindi pa matira kasi mili si Hylos, di ba? Pero eto na nga si Hate, laban kay Rhea. Up, nabigyan dito, pero hindi pa sa patsyanan. Dito na nga, ang isang Ling. Naku. Meron pa lang kasama if ever. Pero yung sinasabi natin, napakasakit ng damage dito ng isang Luyi for Signal Ultra. We have another kill for Signal Ultra. Naku, ito yung mahirap ngayon for the Execration kasi namamaximize nila yung pagkuha nila ng Ling. Pero oops, sa bottom lane na nakakita ng pagkakataon si Aids dito na magbigay ng Tempest of Blades. Pero oops, bouncing ball. Tempest of Blades na ilapag. Pero nasayawan niya nga ba yung dalawa dito? Eto mak, wala na rin buhay. Chakno naman, pero mas pipilian nilang kumuha na lang ng Torrent Dawn. Okay. Okay, so although for Signal Ultra dito, kita natin yung ano, yung gap din ng mga players ng Execration na supposedly magbibigay ng damage sa kanila. So yung kinagandahan, and again, this is for the vision at hindi na maaagaw pa. Hindi na maaagaw pa yung mga bagay-bagay kasi medyo late na rin naman yung dalawang players dito ng Execration. Samantalang Hades mukhang masayang bata dito, mga kaibigan. Bigay na bigay sa kanya lahat ng pera, pero Chakno natalbugan. Si Blank napabalik lang naman yung dalawang players dito dun sa skill ni Imba DJ. So grabe talaga mag-support si Imba DJ, no? Ito talaga yung recommended na support. Grabe siya mag-support. Tsaka lagi position niya, kung mapansin niya dun, lagi sa bush na yun. Lagi siya nandun kanina din. Oo, kanina din nung tinatay niya i-zone out, eh nandun din siya if ever. So anyway, guys, kita natin dito for Execration naman, yung top lane yung gusto nilang kuhanin. Although yung ginagawa kanina ni Benny Cutie with the show, yun naman yung nangyayari ngayon. So far for this Execration squad, hindi pa natin nakikita yung synchronization ng Dark Knight Falls. At ito yung damage na sinasabi natin, kasi po si Benny Cutie ang mapapatay dito with a killing spree for this. Laking tulong nung balik ng skill dito galing from Imba DJ. May damage na siya, pas na, uy, teka lang, nabigyan dito si paring Hades, nakatalon naman sa pangalawang pagkakataon para mabuhay siya doon. Pero eto mak dito, ha, nako, pwede siya. Uy, si Imba DJ, medyo malalim siya doon, pero alam niya naman kasi na may pwede pang ano, ibigay na damage si Chud. So, mabibili na dito yung Execration na i-defend yung bottom lane, pero tama. Naman pumasok si Hades, mga kaibigan, President. Ay! Si Hades na naman ang napatay dito, flicker out for Rhea, si Chakno nakaabang, nahuli at napatay dito ang show ng Signal Ultra. Na-optimize ngayon ng Signal Ultra yung nakuha nilang kalamangan. Kasi isipin mo, 3K gold lead dyan, pero nakuha nila ang turtle na ito. Samantalang top lane natin, si paring Mae, objectives na naman. Objective. Oh. So si Benny Cutie dito medyo nasa delikadong posisyon kasi possible makasalubong siya ng isang player dito. Ayun, nahuli na siya ni Hylos. Pero sa top lane natin, guys, uy, ayan na. Si Hylos pala mahuli dito, pero Glorious Pathway, mga kaibigan, nasa Silence Garden niya. Wala nang buhay halos. Pero another one, Tempest of Blades. Pero nice up doon for Benny Cutie on that Thorn Throw. Si Imba DJ mahuli din yata. Oh, nice turn coming from eto Max. Uy, ganda! Grabe nga yun, Superman dive. Mga kaibigan, shot down as well. Four players down for Signal Ultra. We have Execration taking this mid lane turret right now. Baliktad agad yun nangyari. Literal na pagkano, alam mo yung tipong galit na galit? Nagiinom kayo tapos may galit na galit. Bakit kayo nandito? Tinaob yung ano? Tinaob yung timba dito. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang mabibigyan pa yung isa para mapahinto nila. Si eto mak naman, pinigilan lang yung mga players dito. Talagang medyo masakit. And umu-objectives pa rin si paring Hit. At magkasama sila nung ano, best friend niya.
Kailangan talaga makahabol dito, mga kaibigan, yung Hellcurt ng Execration para if ever nadadating siya pagdating sa team fight, literal na may pitik dito for the team. Pero si Benny Cutie, guys, ang may kita yata dito. Pero, oh, yeah, nandito naman si Eto Max for the backup Temples of Plates ang sagot. Pero grabe nga, si Imba DJ doon on that Louie. Talagang saktong-sakto ang kanyang ano doon. Pero kita natin sa may bandang taas, sa Gitno versus Chuchin. We have the contract with Spring for sa Gitno. Grabe nga naman si Maedon. Nakukuhanin. Or merong show na magiklear na minion wave. Eto na si Blanc on that glorious pathway. Benny Cutie hindi masusundot sa technique. Pero si Imba DJ with that ready. Ready siya if ever zone. Pan-zone at dito ginawa ng Signal Ultra. Although wala nang ulti dito yung Hylos if ever na pumasok. So grabe nga lang naman yung zone at nangyari. We have your turtle being taken here by Signal Ultra na secured din nila. Bugaw-bugaw lang. Kung itong ultimate ko yung makapangbugaw sa inyo, gagamitin ko na talaga. Yun yung sabi dito ng Signal Ultra. So, nawalan nga naman sila ng Glorious Pan. Doon yung damage. Pero kung buhay at buhay lang naman, eh, mahirapan sila. Pero speaking of buhay, nasa liya dito yung isa. And Blanc pa nga ata. Pero oops, lalaban din naman yung dalawa. Dark Knight Falls na ibigay. Hindi na nakapag-skill. Yung isa dito, nasipa naman ni Rhea. Si paring hate. Pero oops, Chakno, buhay pa rin. Mga kaibigan, ito na ngayon yung ano. Ito na ngayon yung Blazing Duet. Pinasalo lahat kay Eto Mac. Mga kaibigan, pero op, uuwi na lang daw yung isa. Pero hindi na kauwi. Simba DJ. Hindi na rin sinugal mga kaibigan. Pero wala ng Blazing Duet yan. And if ever, wala din siyang for the speed. So si Imba DJ, gusto ko kuhanin din ng Chakno. Pero kita natin tatlong matatag for the execution. Benny Q sa Gitno at a kill. Si Imba DJ dito ang natuhog. Mga kaibigan, this time, it's execution na lamang in terms of hero kills. So si Chakno nandito, magagaling na naman sa mibad ng Getty. Si Blanc ang kanilang makikita ang inakatilis sa Gitno. At habang nangyari yun, we have Chuchi naman na the Claude doing objective. Although nandito si Hate to clear that one out, kailangan talaga bantayan lahat ng mga Torres so far. Oo, kailangan bantayan yan. Kasi isipin mo ha, kung sakaling mabibigay man ni Claude yung Blazing Duet niya at may magpopulado, mararamdaman mo yung sakit ng isang Hades or masakit ng isang Link. Kasi mabilis lang siya umiikot eh. And may marksman pa din dito ang Signal Ultra. And problema, walang marksman yung execration. Pero eto na nga, papasok si Tempest of Blitz naman ang naibigay ni Normal. Ni Normal nung mga kaibigan, sipa pa dito para kay Eto Mac. Dalawa ang dadapa sa team ng Execration, samantalang buhay pa ang lima. Pero Chakno pa nga yung magiging casualty dito, mga kaibigan. Benny Cutie. Oh. Right then and there, nakita natin dumiretso si Rhea on that Farsa. This is the first Lord ngayon, guys. On to our game, we have 3 players here for Execration. Walang Dark Knight Falls if ever at nakuha na si Rhea. Makakapag-flicker out. No. And sa Gitno, ay mapatay dito ng Imba DJ. Grabe nga yung mga bitawan. Grabe yung bars. Oo, grabe yung ano nila. May ano talaga, may connection. Mga kaibigan. So, ito naman yung kagandahan, best. Pag pinagsama mo. Kailangan lahat ng vision. Para nga naman doon. Pero uy, nakapwesto na pala sila Imba DJ dun sa kabilang side. Ha? Mabilis na rekta yun. Kung sakaling lilikuman yung Execration, is pwede nilang mapatay. Pero ito na nga si paring Chakno, si Gliten yung dalawang players and or isang player dito, Rhea will go down. Pero bottom lane, kukuha si paring Hades ng isa na namang objective. So pressure is real para sa tropa ng Execration ngayon and malaki yung kalamangan, 6,000 gold lead para sa Signal Ultra. Oo, kailangan maging maingat. Pero anyways, kita natin dito Chuchi na nagipaglaban kay sa Gitno. Contract Inferno, medyo nalo lang din naman, free hit as well. Para sa kanya, we have Blanc. We have grabe na yun, shoot! Shoot pati pato, panangulo, mga kaibigan. Kitang-kita mo naman yung datingan ni paring Chakno doon. Pero eto na nga, si Blanc pa nga din ang gustong kuwanin. Pero Imba DJ, titingnan kung mabibigyan. Pero oops, glorious pathway na ibigay. Pero hinahabol niya pa din. Imba DJ, aalis na lang dyan. Napatay pa nga sila. Hindi pa tapos. Eto, maklilipad lang dito. Parang kalapati. Pero Dark Knight Falls na ibigay, mga kaibigan. Burst down ba? Titingnan natin. Uy, sinaldya yung isa. Pero Tempest of Blades, parang nga naman sa kanya. Mapapatay pa siya dun. So, dalawa na lang yung players dito. Chakno, nasipa pa. Naibigay lahat ng damage. So, sinasalo niya na lang. Isa na lang ang buhay para sa team ng Execration. Oh my God. An error after an error for Execration. At grabe, yung teleport ton ni Imba DJ. Bigla siya nawala sa mapa, hindi pa rin siya napatay. Rather, napatay pa dito yung players na Execration. Mm-hmm. 10 seconds bago mabuhay si Benny Cutie, natitira lang dito si Sagitno to defend this space. At kita natin talaga, ang likot mo siya. Nagkapatayan sila, men. Oo, medyo malikot ka, pero eto na nga yung Feather Airstrike. Samantalang Rhea naman, katulad ng ginawa ni Benny Cutie kanina, trabaho lang.
Trabaho lang tayo dito. Pero magandang item yun for Chujin dito. Ha? So, Athena Shield. Parang the Claude on their lineup. Although, for this one, eh, medyo delikado. Naku, ito na. Uy, naka-ready na. Naku po, nabigyan pa nga sila dito, mga kaibigan. Pero munti ka na dun. Kung naituloy yun ng isang Benny Cutie, eh, pwede ikamatay yun. Pero hate dito. Tabang takbong mayaman na lang. Pero meron pang hates na babantay para sa kanya. Gusto niyang i-burston. Pero wala na siyang sapat na damage para dun. Kasi life and death situation ngayon din. Meron siyang talaga mga life and death situation. Although, medyo delikado yung ginawa niyang yun na bigla silang naging tatlo na naka-ready yung players ng execration. Although, feeling ko hindi na ready yung execration kasi nagulat din sila para nakabitola ng skill. Pero anyway, again, ang ano natin, laban natin ngayon, we have 8 seconds for hit bago mabuhay. We have the Lord. And if ever na magsisimula dito sa top lane side, si Chaknu nakaabang for the map vision. Medyo na palagpas nung nakita sa season ng players at nakita natin dito flicker out para sa kanya plus the bouncing ball. Glorious pathway has been popped. Pumasok dito si Hate plus the Mamba out for the players of both teams. And that's it. Ito na ang chance kasi ang dami na gamit na ano, ang dami na nagamit na skills dito for execution. Oo, ito na yung tamang pagkakataon para kontisin nila or kuhanin nila sang Tuari Lord. Pero naku, ire-reset nila kasi wala na rin silang mga buhay. Naku po, so antayan na naman to. Dependent both. Pag maganda yung pasok ng Blazing Luwet, G. Pero kita natin ngayon, another one. Naku po, managali na yata dito. Itatry burst. Pero kita natin, wala nang ultimate dito if ever so. Si paring Chaknu for this game. And this time, mukhang this is it na yata for the level 2 Lord for Signal Ultra. Naku, kung sakaling maagawan to ng execration, tapos may mapapatay sa Signal Ultra. Mukhang pwedeng mabaliktad uli. Pwedeng makuha. Pero eto na nga, si Mae mapapatay nung apat na players and possible magganong Sanctuary Lord sila dito. Nagsama yung dalawang damager, kailangan maganda yung pwesto ng execration ngayon. Kasi total, hindi na naman sila nakikita. Gandahan na nila yung pwestuhan nila. Pero Blank, uy, nasundo. So, technique dito si paring Benny Cutie. Nasasaktan siya dun sa damage ni Blank, sir. Iba grabe. Na yun. Grabe yung ano, nakita may ulti. Kanina nandun sila lahat sa may riverside. Pero that ulti, grabe yung gank na ginawa ng Signal Ultra. Dinala ni, dito ni Kapitan na Imba DJ, mga players niya. Lahat papunta din sa dance. Pero anyways, nako na huli. Yun na. Ito tama nangyari yung head that show. So may top lane side, si Chaknu na pala yun na rin. Kasi si Benny Cutie at si Etomax hahabulin dito ang show ngayon sa ating laro. Chaknu may kipaglaban pero hindi na makakontest pa ang Lord. Lord has been taken here by Signal Ultra. At ang layo na nang hinabol dito ng mga players naku natin. Flicker out as well. Nako, mapapatay pa nga ata sila dito mga kaibigan. For the backup pa yung Louie. Pero medyo malayo yun para sa kanila. Hate sinahabol si Etomax na retribution pa nga. Ayun na, namatay sa retribution. Inapoy. Sakit nga naman ng retry. Pag di mo mahabol, retry mo na lang. Total na ka, Raptors machete ka naman eh. Diba? Para ano if ever. Pero anyway, Queen swings dito and 14 seconds bago mabuhay dito si Hate. Although problem here is, yung usually nga pinakamataas ang chance or yung pinakamataas na weapon dito for execution to defend the minion wave coming from Signal Ultra is down. So, 27 seconds bago mabuhay yung AoE burst damage nila for this one. So, napakahirap mag-depend if ever sa dito pumasok natin si Chaknu with that bouncing ball. Inibigay na rin sa may top lane, mukhang masisira. Tower lock for Chujin, pero walang minion wave. Hindi, sira pa rin mga kaibigan. Immortality para kay Imba DJ, another one. All inhibitor turrets are down. Papasok. Or si execration ngayon sa ating laro. Pero eto na nga mga kaibigan, normalis lang para kay Chujin dito. Papasok si paring Chaknu, Dark Knight Force na ibigay Tempest of Blades naman para dito sa isang Ling. Sayawan lang! Pero titingnan natin kung sino nga ba magta-tower lock Feather Airstrike naman para sa kanila. At ayun na nga, tatapusin na ng Signal Ultra ang ating game number 2. Okay, what a...